Dalawa usually ang dahilan kung bakit bumibili ng sasakyan ng mga Pinoy. Yung una, siyempre, pampersonal o pampamilyang gamit. May masasakyan kayo papasok na opisina, panghatid sa mga bata sa school, pangsundo sa mga kamag-anak sa airport, at magagamit rin kung gusto nyo nung lumayo sa kapitbahay nyong chismosa. Yung pangalawa, pang-business. Totoong business ha, hindi monkey business. Alam nyo naman sa panahon ngayon, maigi na yung meron kang pinagkakakitaan. Kung kailangan ng sasakyan, kasama na yan sa puhunan. I'm Stanley Chi, your host for PhilCoach's 7 Most Affordable Commercial Vehicles in the Philippines. Before we start, please like this video and subscribe to PhilCoach's YouTube channel. Click the bell icon for updates. Tandaan, PhilCoach is the number one car portal in the country. Kung nag-uumpisa pa lang ang business mo, syempre hindi pa kailangan ng mamahaling sasakyan. Limited ang budget eh. Kaya nga nag-compile kami ng 7 models na hopefully ay hindi mabigat sa bulsa at the same time, eh reliable naman at matipid i-maintain. Number 1, FAW Multicarry. Una sa listahan ang Multicarry gawa ng FAW. FAW, hindi yung liniment na pinapahid. Bilugan at cute tingnan, parang yung ini-stock mo sa Facebook. Magaanang curb weight, wala pang isang tonelada, pero mukhang bigatin pagdating sa kayon. May drop side aluminum van at panoramic van configurations. 1 liter ang gasoline engine with electronic fuel injection. Pasok pa sa expressway basta may RFID sticker. Kayang sumipa ng 48 horsepower at 74 Nm of torque. Euro 4 compliant pa yan. 5-speed manual ang transmission, may pa-fog lamps pa si Mayo. Magkano ka mo? 350,000 pesos lang naman ang starting. Visit philcoche.com and be a part of PhilCoche's year-end blowout sale. Number 2, Star Truck. Hindi yung contest. Ang Star Truck from Kaizen or Kaichen, the brand formerly known as Shang'an. For 435,000 pesos, meron ka ng cab and chassis na pwede mong kabitan ng kahit anong gamit sa likod. Depende sa requirements ng business mo. Mala-Euro ang styling with black urethane bumper at high mount headlamps na safe sa baha at bangga. Kung level up naman ang negosyo mo, meron ding aluminum box version. Kung pampasada naman, pasok ang Express 12-seater variant. Gasolina din ang makina nito, 1.2 liters na good for 95 horsepower and 119 Nm of torque. Sa 40 liters na fuel capacity, makakarami ka ng biyahe. Euro 4 compliant din at rear-wheel drive. 5-speed manual ang transmission with 14-inch steel wheels. Leaf springs ang likod para walang problema sa kargahan. At in fairness, ventilated ang front disc brakes. Number 3, Bike Freedom Compact Truck. Nasa 488,000 pesos ang starting at may selection ng variants from single cab, double cab, chassis drop side, cargo van, passenger body at wing van. Dami ah! Third generation model na daw ito at isa sa pinakamalaki in its class. May joint venture ang Bike at Suzuki before, kaya isang 1.4 liter na K14B gasoline engine ang nagpapatakbo sa Freedom. Pareho ng sa Sias, good for 94 horsepower and 115 Nm of torque. Pero napalitan na ito ng mas maliit na 1.2 liter engine making 82 horsepower at 112 Nm of torque. Konti lang naman ang nabawas sa hatak. May anti-lock brakes, electric assist power steering at aircon pa. Medyo matagtag nga lang dahil sa leaf spring sa harap at likod pero at least kayang makipagsabayan sa bigat ng trabaho. Number 4, Shanghe Freedom. Pang-apat ang Freedom din. Ibang sasakyan to, gawa ng Shanghe. Sa halagang 509,000 pesos, meron ka ng crystal headlamps, front and rear fog lamps at multi-speed wipers. Sa loob, sliding at reclining ang front seats. May radyo at dual speakers para hindi naman boring sa trabaho. Available in single and double cab bodies, ang Shanghe Freedom ay powered ng isang 1.4 liter gasoline engine, good for 94 horsepower and 115 Nm of torque. Sa harap, MacPherson struts at ventilated front disc brakes. Sa likod, leaf springs at drum brakes. Kahit pang negosyo, ang Shanghe Freedom may 3-point ELR seat belts at side impact beams. Para naman hindi lang yung kargamento ang iniingatan. Number 5, Suzuki Carry. Ito, matagal na sa atin. Meron pang family van yan dati na ang cute pero kasya buong pamilya. Sa halagang 529,000 pesos, caring-caring nyo na ang Carry. Isang tingin lang, alam mong pang malakasan.
ang laki ng cab at ng greenhouse, kitang-kitang daan. Malaki na ang cargo bed at dahil mababa ang bed height, panis ang pagload ng large items. Panalo ang legroom sa loob at hindi nakaka-stress imaneho dahil may cup holder na sa harap ng aircon vent, electric power steering pa. The carry runs on a 1.5-liter gasoline engine good for 95 horsepower and 135 Nm of torque. Sa 4.4-meter turning radius nito, madaling imaniobra. Galvanized ang cargo bed at underbody para kontrakalawang at heavy-duty ang suspension. Pwedeng-pwedeng panghakot sa construction. Number 6, Shanghai Workbody K22. Mas malaking version ito ng Freedom Light Truck, starting at 579,000 pesos at available in single and double cab versions. Sa labas, may halogen headlamps, front fog lamps at rear lamps para mas madaling bumiyahe kahit gabi. 14 inches ang steel wheels, hindi basta-basta tatabla ng lubak. Malaki rin ang cargo bed, pwedeng kargahan ng semento o kaya sofa set. Hanggang 5 occupants ang kasya sa loob, lalo na sa double cab. May storage area para sa valuables at manual aircon. Ang hatak ng work body, galing sa 1.5-liter gasoline engine packing 82 horsepower and 112 Nm of torque at compatible with Euro 5 emission standards. 5-speed manual ang transmission. Kung gagamit ito pang biyahe, coil springs ang rear suspension para naman hindi nakakahilo. And number 7, FAW Load Runner. Last na, ang FAW Load Runner. Hindi ito yung ibong inahabol sa cartoons kasi hindi naman siya ganun kabilis at hindi rin ito nagtatakbo ng load. Pero sa listahan natin, ito na ang pinakamalaki. For 630,000 pesos, meron na kayong dropside light truck. Available rin ito sa SWAT-style body for law enforcement o kaya panoramic body, pambiyahe. Itsura pa lang, truck na datingan. Sa ilalim ng cab, may 3.2-liter direct injection diesel engine ang load runner, turbocharged pa. Ang output, 86 horsepower and 210 Nm of torque, hindi pa iiwan sa hakutan. Hanggang 2,000 kilograms ba naman ang kayang isakay? Dalawang tulilada yun, ha? At ayan na ang ating PhilCoche Top 7 Most Affordable Commercial Vehicles in the Philippines. Ano man ang piliin nyo dyan, kapag lumago ang business nyo at naging big time na kayo, penging bala ito, ha? This has been your host, Stanley Chi. Please help us reach 100,000 subscribers before the end of the year. Konting-konti na lang, mga kapatid. Kita-kit sa susunod na video. Bye-bye! Thanks for watching. Don't forget to subscribe to PhilCoche, the country's number one online car portal.